Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Tugunan ho natin ang sumbong ho na ipinauso sa Bitag Live Facebook page. Tubig na sinusupply ho sa isang subdivision sa Mariveles, Bataan. Abay, kulay kape. Libre kape. Kulay kape. Ah, kulay kape. Hindi, hindi. Kulay kape ang tubig. Nakikita ka na ba ng tubig? Brown. Brown or may sim na. Na parang may gatas kulay kape. Developer nakakasakop sa problema. Patay mali siya sa reklamo. Eto detalye panoorin. Animoy kape. Ganitong kulay ng tubig na tumutulo mula sa gripo ng mga bahay sa buong subdivision ng Camaya Hills sa barangay Camaya, bayan ng Mariveles, Bataan. Isang taon na raw itong pasakit sa mga residente. Yung tubig po sa amin, kulay kape po yung lumalabas dun sa may gripo namin. Sobrang dumi po kasi yung tubig, ang sinusupply sa amin ng developer namin galing po sa Sibol sa bundok. Nailapit po namin sa munisipyo. Nakatatlong pagdinig na rin po ito sa Sangguniang Bayan. Wala silang naibigay na resolution sa amin kung paano po kami mabibigyan ng tubig. Sobrang hirap po kasi po yung pag-iigip na lang po sa labas ng subdivision, siyempre medyo mabigat po yung ano ng tubig noon. Tapos isa-isa ka po pong dadalhin namin sa aming bahay. Ang supplier ng tubig ay ang mismong land developer ng naturang subdivision, ang MPP, Property Management and Development. Sa sobrang dumi raw ng tubig, ni hindi na nga mainom, hindi na rin ito magamit pang hugas sa mga gamit sa bahay, panligo at panlaba. No choice sa mga residente kundi mag-igib ng tubig sa labas ng subdivision. Ang masaklap, tila wala raw pakialam ang lokal na pamahalaan sa problema ng mga residente. Okay, diretso natin tanungin itong concerned citizen, Sam Marine, Kapisno, mula sa Camaya Hills Subdivision, Mariveles, Bataan. Kumusta ka na dyan, Maureen? Maureen, medyo lakasan lang konti, Maureen, ano? Ito ba yung, gaano katagal na hutong tubig na sinasabi niyo kulay kape? Nakita na nga namin, parang 3-in-1 nga eh, ang dating eh. 1 year na? One year na? Ay, nakita mo. Kaya pala gumagamit kayo ng mga para filter na kahit na Jesus Mario Josep. Ito ba'y nakaabot na sa lokal na pamahalaan? Tanong ko muna sa inyo, diyan sa munisipyo. Nakaabot na ba ito sa lokal na pamahalaan? Opo. Actually, nakailang series of meetings na rin po kami with the local government last year, mga last quarter of the year 2016 po. Nagkaroon na rin po ng pag-uutat, pati wala rin pong nangyari. Maureen, medyo mahina ang boses mo, ano? Tsaka medyo, I'm sure na nasa ano. Sa akin lang, Maureen, sabi mo, isang taon na. E kayo ba'y binisita man lang ng lokal na pamahalaan sa lugar ninyo dyan? Pinakamalapit na lokal na pamahalaan. Ito ba'y nakaabot? Naka-blatter ba ito sa barangay ninyo dyan? At yan sa lokal na pamahalaan mismo, si mayor nyo dyan? Anong sinasabi nilang magagawa nila rito? Dahil concerned din niya kahit sa loob kayo ng subdivision. Pero kung ganyan, nanganganid na hong kalusugan ninyo, dapat meron ho silang sinasabi rito na kahit na papano, tawagan ang eto ho yung kung sino man yung in charge niya sa tubig ninyo, eh ganun bang ginawa? Fire truck na lang. Oh, parang nag-rasyon na lang. Pero parang nag-rasyon na lang sila. Yun ang ginawa. Parang parang public service na lang ginawa sa inyo. May tatanong ka ba, Tulwin? Maureen, si Erwin Tulfo ito, ma'am. Hindi kaya, ma'am, ito eh, kaya apektado yung inyong tubig dahil sa patuloy na ginagawa yung mga kalsada-kalsada ninyo dyan at nakatiwangwang lang.
naka yung mga linya ng tubig naka-expose sa mga putikan diyan, Maureen. Ano po? 'Di ba may ginagawa yung kalsada diyan papunta doon sa Kamaya? Ginagawa yung kalsada diyan hanggang ngayon hindi pa natatapos, hindi kaya tinamaan yung mga tubo at pumapasok diyan itong kulay kape na tubig. Mm-hmm. Actually po yung tubig po na yon na nanggaling po is pansin po sana ng sitwasyon nila. At pansamantala, ito ko na lang po muna kami doon po sa isang sibol. Pero yung pong original pa ay po namin tubig na lang. Ang close po talaga sa pitapas is yung sa tangki po mismo ng subdivision. So yun nga po, ang sabi sa amin, mayroon lang pong problema sa heat valve. Eh, isang ito na isang pipe. Taon, isang taon po yung tiging problema. So, doon na nga po lumabas. Katagal hindi na kami ang supplyan mismo ng water. Alright, sige. Patron namin sa loob mismo ng subdivision. Alright. So, Maureen, medyo mahina ang dating mo. Sinusubukan namin. Parang nahihirapan kami intindihin yung sinasabi. Walang galang lang. Ano? Nilapitan niyo ho bang gobernador dito, yung governor's office, para medyo makatulong kahit paano, mamagitan man lang sa inyo dyan? Nasubukan niyo ba? Yun po yung huli namin resource. Yun po yung usapan na... Nakalapit na ho ba kayo? Hindi pa? Okay, diyan ka lang muna ha. Diyan ka lang muna. Kausapin natin ngayon secretary ni Governor Albert Garcia ng Bataan sa linyang telepono si Helen Escudero. Ma'am, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Okay, live ho tayo sa PTV4. Kasama natin si Tul Erwin Tulfo, si Alex Santos. Ito ho yung Kilos Prontong Public Service Program. Ma'am, may matutulong ho ba tayo rito sa ito sa isang subdivision ho rito na yung tubig ho nila ay kulay kape? Eh, baka magawan ho ni Gobernador na at mamagitan na ho dahil sa anong mga kadahilan, baka medyo nagbibingi-bingihan ho yung developer na siyang ho may talagang may sapo po rito pagdating sa mga rasyon sa tubig. Meron ho bang magagawa ang inyong tanggapan, ma'am? Kung sa mga lumalapit naman po sa tanggapan po ni Governor, tinutulungan po naman nila yung mga karaingan po ng mga pagtuturuan po natin. Kami na ho mismo, ma'am. About po dyan, Kami na ho mismo, ma'am, kami na ho, bilisan lang ho natin. Kami na ho mismo lalapit sa inyo sa pamamagitan ho ng public service program na Kilos Pronto. Apo, pwede po naman po silang lumapit dito sa tanggapan po ni Governor Abbott po. Pero kanina po na may nakausap ko po yung isa po sa tao po ninyo, Sir Jim po. Nakausap ko po si Mayor Ace po. Okay. Kanina lang. Okay. So, binanggit ko nga po sa kanya yung karaingan po ng mga constituent niya. Mm-hmm. Ngayon, nabanggit niya po sa akin na yun nga daw po ang problema dun sa developer po yata ang may problema po dyan. Okay. So, kinausap niya po ngayon. Actually, pinakita niya rin po sa akin na yung mga text po nila. Saka po yung pagkausap niya po dun. Okay. Dahil nga po si Mayor, syempre na... gusto niya rin po matulungan itong mga ito, yung mga tao pong may problema. May magagawa ho ba, ma'am, yung ano, ma'am? May magagawa ho ba talaga rito na medyo parang maiba naman ng konti? Tulong-tulong na ho si Mayor at ang tanggapan ho ng Gobernador. Apo, siguro po maganda po. Babanggitin ko po ito kay Gov. Yes, ma'am. Yes. Ngayon po kasi may nagmi-meeting lang po sila. Alright. Ongoing po patawag ngayon. Niyo ho yung developer. So, ngayon po, apo. Mm-hmm. Apo, kakausapin po si Gov, ipaparating ko. Sama po yung kay... si Mayor ayan. Po ng okay. Maribeles. Alright. Siguro po, limit na lang po. Kasama po sila. Alright, ma'am, inaasahan ho namin, ma'am, na magagawan ho ng tanggapan ho ng Gobernador, gando ng Mayor. Opo. Kasi para naman, maobliga na ho, tapos mamagitan na lang ho, patawag na lang ho yung developer. Yes. Nang sa ganun ho, hindi na ho, parang ito'y maging kalbaryo ang buhay ng mga constituent natin. Siguro po yung developer, sila po, at saka okay. Po si Gov. At ang mayor po ng Maribeles. All right. Kami ho'y aaso, ma'am. Tatawagan ho namin kayo sa mga susunod na araw. Maraming salamat po, ma'am. Okay po. All right. Alam mo, Ben, yung sabi niya na kailangan mag-file pa ng complaint. Ang tagal nun! Mm-hmm. Di ba? Pero dapat dito, Lex Tolben, ang makastigo rito, malatigo itong MPP. Yung developer talaga. Sila yung may kasalanan dyan, yeah. Tolben. Mm-hmm. Ay, sa totoo lang, totoo yung sinasabi mo. Kaya lang, dito sa parting to, iba yung kapangyarihan ng gobernador sa lugar. Oo, at yung mayor sa lugar. Nabibigyan ka ng warning, lalo na ngayon. Kung kayong mga kumag na nasa MPP Property Management Development, nakaabot na kayo sa amin. Linisin nyo ng tenga ninyo, kumilos na kayo, baka maipot kayo sa mga saluwal sa susunod ng mga hakbang na gagawin namin. Nilantad na namin kayo rito, ha? Hindi karangalan ang matawagan ng pansin dito sa Kilos Pronto. Serbisyo publikong seryoso kami rito. Oo.
tubig, importante ho yan sa ating mga kababayan.